Mainan gusto may police na sa ganito tanan. Once again, to work with us, niya na sa niya to madalubes ka tulong ano na ito kapihan sa PIA. May hapon sa itong tanan listeners, nagito kanunay nagsulod niya itong programa sa kapihan sa PIA. Bili sa itong paboritong istasyon sa DYTR. May galagarong ako na sa dinip na ito i-present ninyo ang itong mga resource persons at ubuting maghimunta sa itong pipila ng mga announcements. No? Karong Sabado po ho, ito na po ngayon paigayon ang itong ika-pito ng Unity Ride at ang mga ulanon ng bikers mo matos sa pikas ka sa itong Bohol ano na itong gusto ang itong takukasya sa maayong kalikupan, ang kalinos Bohol. At the same time, ato po nga gusto ang sports tourism turist Bohol o niya gawas niya na itong ipakita ang paggamit sa bisikleta o sa kamaayong kining maayong practice no para sa healthy lifestyle. So ato po kalahatol ni itong mga eksunan. Ang crew na gawas sa una katumpang mga dagat na ito at tuta sa mga coastal road gagi. But karong Sabado o Domingo po may galang atong ruta sa Unity Ride arita sa central sa interior ng mga gagi. So interior atong anas sa tutarang mga bikers para medyo sakit-sakit din ang ruta tungkol kay nag-hatchet tumasol, no? Hinaot po nga mga balay na walabiyan na wabibata ato nga bumato na itong mga bikers. Kaya, gawas na ba yung gana, ang atong provinces Bohol ng host o daghan ng mga bisita, in fact, pero na itong mga veterinarya sa atiri. Unya, gawas na, doon na po'y mahitabong panagtapok sa kining World Vision na tingali by next week. Na po sila yung nadirin-diris Bohol. So nakuha na siya kaya ang oportunidad na aras mga bulanon na ito yung kapakita na kining bayo dyan na kining mainipon niya itong pagdawan nila. Unya gawa sa namahinga na ang tibuk Bohol na ganda malang sa ika-21 na Canton Congress, Dairy Congress and Expo, no? Kana mo na ito istoryahan nung hapon na mahinga na niya. Morning, karoon na itong introduce niyo itong mga resource persons karoon na po na. Pero sa tiling pa na, additional yung mga announcement eh, doon ay ilusan ng dream cut, no? Karong Sabado, mo na usa sa mga rason ng PA, mabahin na karong Sabado, usahan nito sa Unity Ride, kuyog sa bisikleta, paingon dito sa Talibon, gikan diri sa Tagbilaran. Ang lain ko usa sa PA, ito diri sa Port of Tagbilaran, aron mauban sa dream cut. Usap ka bangong yate, luxurious yat, nga magsilipis mga turista diri sa Bohol. So, from Pantalan, ulipon sila posible nga inaugural cruise pa ni. So, ato nga gipaabot nga ato po na nga ikatanag ninyo kung sa'y may tabuon niya. Gawa sa namang higa na karong hapo na doon na po tayo nagpalayo nga mga kalihukan. In fact, mga veterinarians na adri doon na sila activity umapuhon. So, mapons palis ang atong PIA tuwa dito sa either sa stock or sa PCIC, no? Para sa outreach program sa atong mga vet. Okay. So, may ganan din ang paglangan para sa atong topics for the day. Atong imamatod sa kanginan ang atong mga resource person karon. Ato lang unahon ng atong kuhan. Kining atong bisita. Unya, ikan sila sa Dairy Confederation of the Philippines, may nga na. And tugutin nga itong i-introduce niya sa kanina na itong bisita. Unang resource person, si Sir Isidro Albano. Sir, good afternoon. No, welcome sa Kapihan sa PIA. May hapon po sa tanong tagpaminaw sa PYTR. TR. Ako si Isidro Toto Albano, ang National Chairman sa Dairy Confederation of the Philippines. Okay. So, di na lang po, dugayon siguro, mag-auhag mi no, sa tanang mga Boholano, especially ang atong mga farmers na interesado sa pag-buhi or pag-alima sa mga
hayop na gatasan sama sa baka, kalabaw o ang kining kambing. No? So ang tema para sa karong tuiga, this is actually the 21st National Dairy Congress na pagahimuon karong May 23 to 25. So ang theme for this year's Expo Dairy Congress is moving towards milk sufficiency. So asa na gikan ang kining atong tema. Ang theme nato actually na tibok ni siya tungod kay ang atong local na production sa atong dairy requirement is only about 1.8%. No? So og imo na siyang unahon-unahon sa 100% gamay ra din siya kaayo. No? So gina-target na siya pamaagi sa suporta o ang panimuha sa ato ang mahalang doon nga sekretaryo sa agrikultura na si Secretary Manny Pinyon na in the next 5 years ang ato ang milk sufficiency is mo increase siya to 10%. And I would like to also to inform everybody na ang Bohol was declared by the Secretary, by the DA Secretary, as the National Dairy Capital of the Philippines. In fact, na ay pagahimuon nga tako ay nga proyekto sa Ubay Bohol. No, I think previously, na anay mga gitawag nga mga press conference regarding this, na mga press releases, ang atong Secretary mismo, si Governor Chato, okay. Pamaagi sa ito ang provincial veterinarian, kasi Dr. Labis. Kini siya in coordination with ACDI. ACDI is one of the, if not the biggest, one of the biggest cooperative na giawang put sa Department of Agriculture na mutabang sa mga proyekto. Ang trust karon sa DA o sa National Dairy Authority together with other agencies like the Philippine Carabao Center, the Bureau of Animal Industry, in coordination with the DOS and DCARD, na palambuon yun ang industriya sa paggatas, no? Or ang atong itawag na dairy industry. So, ang kining project na pagkaimuon sa Bohol, usali siya ka dako galakang, no? Na para makita kung sa tanan o kung sabi ng potential sa ato ang mga farmers, mga potential na nagpaabot sa ato mga farmers o mga investors na para rin sa industriya sa pagdatas. So, ang kining ato ang Dairy Congress is really very relevant, no? Kay ang National Dairy Capital na sa Bohol, nasa Ubay, and then it was decided last year that the Dairy Congress, National Dairy Congress, will be held here in Bohol. So, sa dili pag ano, ihatag na ko ang overview, no, sa maong na activity. Napakayo mo ang karong 23 to 25. No? So, the overview, okay? The Dairy Congress and Expo or Dairy Confederation is recognized as the annual national gathering of dairy farmers, government extension and financing institutions, legislators, and private and or foreign investors, the academe, the commercial processors, students, the consumers, and the different stakeholders in the dairy industry from all over the country. In fact, there will be some foreigners na mo attend po ani atong mga itawag na mga complementary
industry, no? Na nag-enjoy po nato ng mga bangli sa to ang pagpalambo. So the annual gathering is geared towards substantially raising the productivity and incomes of the dairy farmers, augment the base work, create new market niches, and to be able to contribute to the realization of the Department of Agriculture's goal of increasing milk sufficiency by 10% through technology and best practices sharing, network building, consolidation of resources, formulation of strategies, and recommendations for government and private sector support and legislation to ultimately accelerate the realization of a self-reliant countryside. So, nakita nato ang sa overview, no, na this is a convergence. Dili na ni siya ingon effort sa private sector, dili na ni siya effort sa mga farmers. Kung dili daw kayo tabang ang ahensya sa gobyerno, pamaagi sa Department of Agriculture, sa National Dairy Authority, sa BAI, and of course, ang support sa LGU, sa provincial government, no, sa Bohol, sa ato nga lang doon ng governor, si Governor Chato, and sa ato ang provincial veterinarian na si Dr. Lapis. So, sa pagkakaroon, maulapot na ang akong mga high school, and I'm honored to introduce ang usa sa kauban na mo sa Dairy Confederation of the Philippines, sa Sinis Ninya. Siya nga mo ang treasurer. Yes. Sa Dairy Confederation. Okay, Miss Ning, meron na kay ikapuno, ikaduha ng itong statement ni Sir Toto. Invite lang din na mga tanan to attend our Dairy Congress, 21st Dairy Congress, karong May 23 to 25. Especially na aming mga exhibits po, so if you are interested na makita among dairy products and packaging materials and other likes, you are free to visit our booths, our exhibit booths. Okay, okay, salamat. Kunya, there is Bohol actually about three weeks ago ang Kapihan sa BIA na focus na sa PCC, no? Carabao, in fact, we did promotions na sa ilang 7-in-1 pasalubong box. Kunya, plus katong ilang current ng mga achievements, especially ng Carabao daily alone, na sila ay kaya na nila 500 liters a day. And karong hapon na may kalatong istoryahan, dili na kay Kapaw, yapil po nato ang baka. In fact, na dagong promise ani sa baka, because as earlier discussed na to sa Kapihan sa BIA, kung na kay lungdong mo, doon ay plano ang gobyerno, in fact, na magdala diris Bohol o mga bagong baka, no, gikan sa Brazil ba to? Dalhon nila diris Bohol, laro ni mo, nga pag-improve sa itong herd diris Bohol, kung yung pag-improve sa stocks. Ato ko nung pangitanong si Doc Bing, ato provincial veterinarian, what is ultimate, mas magiging plano sa government with this bakasan nga dalawang dilis po all? Yes, Doc Bing. First, ang muna siguro is in behalf of the province of Bohol, in behalf of Governor Chato, gidawat na mo ang hagit, no, nga to host this Dairy Confederation nga event kay nani kung atong mahibalaan, ikapila na din siya. That's the first. Na, this is the first time na ang Bohol yun ang pauwi mong host ni ini. So, gidawat natong ang hangit pumod kay very positive ang atong governor, o even kami sa sektor, very positive nga makakontribute yun ang Bohol sa maong hangit sa atong ang presidente o sa atong ang secretary ninyo to be able to increase milk production. So, sa gingon na nato ang Kapaw sa ka new enterprise, bago siya nga negosyo na to, ay bago man yung daily na to sa Bohol. Wala ko yung talagang sa una na kaya na itong mag-produce 1,000 liters of milk both sa Kapaw o sa baka. But when we started, nahimo ang yun ay. So, mo na, parang hindi na po ito mauwawin pa ang daily confederation nga event, no? Kaya na po tayo mag-produce. But as to what are our plans for the dairy development program,
duha man ang atong sources sa milk dili sa Bohol. Una, katong kabaw, katong gingon nga, na-feature na nato sa PCC, wherein sa tibuok Pilipinas na dairy production on carbos milk, ang Central Visayas, ika number 15 sa producing provinces on carbos milk. O ang Bohol, na-produce sa 50% ng gingon gatas. As to the cattle, or sa gatas sa baka, ang Central Visayas is fourth sa producing province of cattle milk. O niya, ang Bohol, 35% ni inilagikan sa Bohol. So, unsay atong plano, both sa baka o sa kabaw, the provincial government really intends to increase production pinaagi sa participation sa ato ang mga farmers na atong i-organize. So, I understand nga, gibalik-balik yun to ni Secretary Pinio nga, isod kaayo ang milk production ni Mohon at individual household. But we can still contribute sa countryside by organizing farmers. So ang approach sa Bohol, dili siya individual farmer assistance for milk production by organization. So pagkakaroon doon tayo Bohol Dairy Producers Association, although initially mga kabaw pa katong i-produce nini, but we intend to expand for organization engaged in cattle milk production. So with the organization, ang provincial government mihata yun yung regular fund. Yearly yun din siya, no? Subot paglingkod ni Governor Chato in 2010. Yearly doon na yun tayo budget for para yun pag-improve sa, pag-develop sa itong industry. Nani, for the past 3 years, nakahimo na tao a dairy festival to promote our local products. So, kaloy sa Dinoo, nagsakag yun ang atong milk production. Especially sa farmer level na production. So sa ato amangod, sa kabaw, sa baka, tulo ang sources. Una, ang PCC, Philippine Carbaw Center, as an institutional farm, na sila yung mga kabaw ng igatasan. O ang National Dairy Authority, na po sila institutional farm, producing cattle's milk. But ang third na ito nga participant ni ini, or ang third na stakeholder na takuog contribution, ang atong mga people's organization, membered by kanang individual farmers. So very interesting to note na tungod kay sa Bohol, kan mas dako ang production sa farmer level through the organization. So ang punto na to sa province, tuan na to isod dun sa organization. So yearly, ang provincial government na appropriate o mga budget for medicines and vaccine, drugs and biologics to support the health management program sa ato ang mga kahayupan. Another is doon ang tutay, mga dispersal programs sa gobyerno, no? Usa ni ini, funded by the our partner NGO, ang HIFOR Project International before, nang hata sila na itong kabaw nga more than 3,000 heads siguro ito, no? Di ba mapon-apon in initially 19 municipalities. Niya lately, ang DSWD through sa ilang SLP Dairy Project, may hata na po 500 heads o kanang Carabao, Dairy Carabao, sa itong mga SLP areas. So, gawas niya ng mga animal na itong gihatag, doon na usap kita yung mga programa on artificial insemination. Diin ang atong local stocks, atong gi-upgrade both kabaw o baka. So, din yung dapita, usan niya sa paagi nga, dili lang, nato, mahal na yun itong magkanang palitagigan sa gawas ng mga hayop, even ang atong local stock, atong gi-improve para doon na production of milk from our local stock. Then, fortunately, may abot ni oportunidad niya gihatag sa ato ang presidente through the Department of Agriculture. Bisan ako personally na siya, yun ko pagawa sa statement ni Secretary Pinyo nga Bohol will be the milk capital. Kay when I started as provincial vet, mga ilan na ka-years ago, may pala na itong edad, ani. When we conduct meetings sa regional level niya, mag-presentation by Gabriel Mugilong, yun ko as in, shout out, yun ko kay bisan ako dito magatuwang mga produso gatas sa ato ng init nito ang Bohol. Unsa atong mga tao na angal o ginuyan atong mga hayop, titer, drasag, sagputa. Ang daily income na kinanglan o yung saktong fish, isang naibalayan, but now imagine 1,000 liters a day. So mauna nga, usag yun sa mabalik ko sa mga programa na to, artificial insemination, o karoon yung i-offer ang pagsud o mga breeder, new stock, no? Kanang itawag ko, Gerolando Breeds, kamusod sa Bohol. When I talked with the governor regarding the pros and cons, kay kining mong importation na, amang yun na siya yung mga disadvantages, and we also talk about the advantages.
alipay din ko kayo kay through to the heart ni si Governor Chato no nga he would take risk for development. So naay risk, but kung ma-manage ang risk, it would still rely on to great development. So atong panahon na i-offer sa Department of Agriculture is bringing in Gerolanto breeds ikang sa Brazil. Dakoghan ang controversy niini kay although ang Gerolanto breed noted na siya ng moral record breaker yun na siya sa tanang dairy breeds o animals kay ang iyang average na production of milk daily dito sa Brazil is 42 liters. Kunya ang kanaba dyan, ato ang nahibawaan niya, kusog mo produce kay Holstein Friesian or na ang ila dito, 24 liters na. Pero ang iyang performance sa Pilipinas, swerte kay naamang tayo nadala ng mga Gerolanto breed nga naa sa Philippine Carbow Center. Nagdapos sila pag-import lang ng kabaw ka, diyan sila yung rider ng mga bakaw ba, mga Gerolanto breeds. Ang iyang average production is 22 liters a day. Kunya ang average production sa Holstein Friesian din sa Pilipinas, pinakataas na niya na 12 to 16 na. So na po dyan mong diferensya, mura ba ganun sa blog ka po to 16, pero 12, 10 to 12 ang ilang average per day. So, ang disadvantage is the animals will be coming from Brazil. And for all we know, ang Brazil, FMD free siya apan na makuna sila. So FMD free with vaccination. So, ang mga veterinarians, ang mga ato ang mga sa technical side dili sila ganahan mo take sa risk although giandam yun ano gipanakit na sa mga kadakuan even sa ato ang Office of the International Agribusiness mura na siya World Health Organization counterpart sa mga livestock na yung procedure niya giandam for the animals to arrive in the province na safe and dili makadaot pero just the same daghang mga diskusyon it has become a controversy sa taas and sa latest na pag-anhi ni Secretary Piniol, maraming sa tumakulan na iksoon dito sa Bull Tropics. April, matika dito? April. Iyan i-announce that ang Gerolanto breed, still Gerolanto breed nga dalon sa Bohol, will be coming from Mexico. Kung ikan siya sa Mexico, it means nga, magagikan siya sa FMD-free country without vaccination. So ang starting sa Mexico, sa OIA or sa Office of the International Pisooses, parehas siya starting sa Pilipinas. Ang Pilipinas po, FMD free without vaccination. So kung magpasutag animals dito, kapalihanag sa ato-sato, so minus yun ang risk. So, but just the same, panikuro na mo nga together with the Bureau of Animal Industry, ang among opisina, ang ato mga Department of Agriculture, we will prepare our province and our people sa pag-abot sa mga hayop. So, we will do some animals, siguro sa biosecurity, niya, health preparation. So, kanan natong mga hayop, pagkakaroon, gawin sa Ginoo, doon natay, ubay-ubay ng budget for mga vaccination and deworming sa itong animal to prepare na. Dito ito, makaingon nga, masakit atong hipay ka na among winusulong lagi. So, sa dili pa na sila mga bot, among yung gi-auhag ng among mga partners sa kalusuran, mamakuna dyan na, pero simba kung tayo magsakit na himosep na ito, ay tungkol kayo na emisod. So, mauna nga, karoon mo, aning starting last year, karoon na tuwing dako kayo ang pundo nga gi-utang sa atong probinsya o sa Department of Agriculture, especially on the Animal Health Program. Pamugas sa mga hayop karoon, ubay-ubay yun ang panghatag, no? Bakuna sa mga large animals na akuta. And even, we are starting with our program on feed formulation, organic feed formulation, kanang mga silage kong production, nagkimo na may mga pamaagi nga ang atong malaw sa atong mga hayop, na taas po siya ang protein requirement, ikan na po sa ato ang sources, ang minus po ng gasto. Okay. So, dili, pasiguro, andam, although para na ko, nanikamot na may, but I know a lot of things are to be done. Nga a lot of things are to be learned kay sa ako nang gihimong bangunin ng industry sa Bohol. So mauna nga nalipay ni Trayo that the Dairy Confederation decided to bring here the this affair kay kita po mismo maka naatay opportunity to listen sa mga scientific and technical discussion and also to see sa ilang expo. Nindot kay grabe ang ilang preparation ni ini. Karon pa ko nakita ang organization. I have been to a lot of mga ngani-ngani pero karon jud ko nakita og grabe kun ang ilang preparation. Pila na ni ka master or nagsugod ta og November last year. Imagine November pa nga mong preparation ating meeting jud as in. So mo na nga
tako kayo ko kanang expectation ani and I hope sama ni Isnilia here I am inviting the Bohulanos katong mga interesado mohinom sa atong produkto mo kaon o mga tiyong products but also katong mga may ikakapital ba investor to be mananaw mo kay there is money in dairy no na ang kwarta sa dairy medyo kuan ang kutsa na trabaho kay kanan ato medyo kilit ng siya kay tanong tansakot mahilang to sa mga animals pero kung atong tanawang green economy ang dairy tungod kay naamog siya, di ba? Sa nature, ang ganong tao, pero hindi pag-aayong mga makadaot siya, although na siya ay mga basta lang akong i-manage ang iyang ways, no? So, mauna nga, I am inviting the Bohulanos in behalf of the Provincial Government of Bohol and Governor Edgar Chato at itong mahimos lang yung ahigayon to learn and to see this scientific and technical convention sa ito ang Dairy Confederation. Okay, dagang kay isang tito si Dr. Rabin may kagad. Tingali, kaya po natin ipasabot yun. Ganong ipaniguro na ito nga wabot ng mga wahayong bilis po. Dili itong una, dili itong gibakunahan nga kung ano, bisan pa FFB3 kaya po. Pura nga ito status FFB3 man gano? Without vaccination. So, mas kuyaw na ito. Kaya wabot na isang kaya po ng bakuna. Dito, wala sila yung sakit, pero nagbakuna sila just in case tingali. Whereas karon ang bagong mga baka na musul diringgikan sa usa ka nasod nga pareha na to. Wala yung sakit, wapot sila magbakuna. So, medyo maayo-ayon eh. Tungod kay atong ikahukan, kung musul ani nga na yung sakit, huwag niyo mo'y manakod sa atong local stocks. Mo'y delikado man, kaya bisan mo wamapil, bisan ka imo native lang imo, posible na nga maapil sa panaglita ko na magaling sakit ng bitbit. So, muna yung kinahanglan na ito. Ano, ikaduhang point is, ang atong industriya dali sa Bohol, especially ang kabo o baka, una mag-yunani, marunan nung wala agad kaayo tayo dairy. Yun, ang kasagaran yunani, ang baka o kabo na ito, katong pangkuhan yun, parang hayupan o pagkarne, no? Draft animal. Uniya, recently, dunay nakita na ito ng maayong kining option, no? Labi ni ganyan. Ang gingon ng Dr. Caro Sanchez sa Carabao Center, ang atong native ng breed dili dunay average sila like, duha to tulo ka litro karadlaw niya. Ibaligya na nila ang panalitan, pagkakuha sila gatas, ibaligya nila ng 50 pesos sa litro, so that's 150 pesos a day. Nga, parang tanga sigurado na para sa usa ka kuhan. Sa ka farmer, klaro na na. O niya, panaglitan, di man bugatas ng baka, itawan o kabaw, o din ang mga na. So, napakay natin. Ang natin ay napahali na labi minus 15 to 20,000 in a year, no? So, ano ka na ko ang potential ng negosyo? Ano yan? Ato lang is, medyo magkugin ang yung juntay, yung panaglitan ng baka o ng kabaw ng atong buwion. Kunya ato ra kung padaruho na turan bugama yung dyan ang isang gatas kaya di mo na mo'y pago o man siya o kunya dili po kuno ka ay maayo o karne basta kay hago nga ayo no mo na yung rason kung nga ilang ingon nga basta kamaw nga hago makalunhat mo na yung kaingon nga magkakuha sa sakit pero dili o dili hago yun panaglitan nara na si Mupinsa ay warang ipakaon kini medyo medyo arang-arang yun dami na siya o karne at the same time tagas o nutrient na makuha ni mong ikan ni karniya so karon ato kita tao gikan sa zero practically almost zero ang atong gatas kaya oh chuta di pa ning bulanon kaya maggatas karon na lang resente nga naay pa ko kini ani ba nga kuan ang atong mga adapters ba ani ready na nga maghimo ani nila although organization man ang base no, hindi naman ganyan sa balay na. Pero naalang po ta, doon na na ba yung technology nga na ibuuan ng itong mga tao kabahin ng pag-atas yun. And the way it is handled, kaya hindi po punta doon sa kadelikado ang gatas o bilik mamayon po nga doon. Yes, okay. Doon na ba ta? Pagkakaroon, sa gingon na natuto na ang mga organization nga ni-participate na hindi, kitagaan yun yung mga seminar, no? Ang nag-handle sa daily seminar, ang Philippine Carabao Center sa mga kabaw and then sa baka, ang National Dairy Authority. Regarding the feeds, kay usangan yun lang, kung unsa yung ipakaon, kung sa kadaghanon yung pagkaon, no? Kung yung kadaghanon yung gatas. So sa feeding,
kay mawtan akong gastos sa paglaho gabi na akong commercial fees. So together with PCC and the Department of Agriculture, ang atong opisina mihimo yon og kampanya sa mga organization, sa mga private tracer, kini gidawag nato sa hilays production and even kanan formulation of feeds na using sa atong indigenous na mga feedstock. So kamulot na dili nang gani na sa dairy no even sa atong native chicken ato nang gipadagan karon. So another is dili sa animal health jud. Kaya kung bisan palagi nakamaon na kamag-dairy, nakailaw, masakit at imuhang hayop, maimpas sa imong kapital, kaya umuha ang ginahan. So mauna ang ipakadaan dyan na ito, no, ang atong program ng Animal Health, Disease Prevention and Control. Pinaagi sa atong offices sa Municipal Agriculture o sa atong mga barangay livestock aid. So ang atong vaccination program sa kada kalungsuran, ipahiayon yun sa mga opisina sa Municipal Agriculture. Kung gihimo sa itong mga livestock technician, inabagan sa itong mga barangay livestock aid. So, sa buo, fortunate ang buta kayo naman may volunteer workers na reserve mga bala. Bala? Oo. Hindi nga, alain pa nga, siguro ang ingon nga, on processing sa gatas, medyo mauna ang challenge. Mabitaw na, dili yun maayo na magkatasantan ng individual. It should be organized kay pareha sa kabaw, siguro i-explain naman nilang Dr. Caro ang procedure. Nga doon na yun tayo i-assign ng mga technician sa mga area sa ang itawag daily zone. So, pinin ang mga technician, mo kulikta sa gatas. Anang kulikta palang daan dito sa collection center, magkandang na sila testing. So, naatay ang health testing kit nga i-provide nila. I-test na siya kung ang bayan contamination sa gatas, ang i-grade ang gatas. So, kung low yun ang yung grade, nag-yun na siya dadoon sa center, ipainom na lang ang balik sa natin. Nani, kung dili pa yun maayo, i-fertilize na lang kuno sa ilang baboy. Ilawag sa ilang baboy, ilawag sa ilang hayop. Then, kato mga mupasar, mo ita doon sa center. Kanya, pag doon sa center, undergo na po another test before siya i-process. So, isiguro yun na siya kay grabe ba yan yung gatas kung dili ko pwede mong ayun o andam. Best culture ba yung punis ka ka, okay? Grabe ko ni ka nutritious, no? Buhi pa ganing bata, ane, hindi ko ba mga buhi pa ganing kakaw sa kugaw, hindi mo ba katas nga nindo tayo. So, mauna nga, very strict ang ato ang quality control. So, niining Dabita, I really appreciate sa game ni Secretary Peñol na we move into communal production. So, niyon siya kung ang susekretary, huwag na maanad ang mga kami ko mga bulano na nang communal kay ija ako ako kaya dyan yung bulano na ilahan. So magbuhin ko kung kapang ako na dyan eh, buhin mo kung pakaipo ko na. Pero bahala ka kasi imo, bahala ko sa ako ah. Yan, nag-produce naman ta. Pero by communal yung introduce ang communal dairy production which mauna karoon ang mo ang gihinay-hinay o inculcate sa muna-muna sa atong mga katawahan niya. Mag-grupo ta so that we will be able to kanang pero magkam aptad dili po necessary nga usara jud ka lugar ang buyan sa hayop pero communal in a sense nga klaro for example sa usa ka barangay ay pag natay 240 ka mga bangka so kay mao ta pila ni production nga nagapita ana kulikta na to nang dapita natay center nga diha ra so ana test dili bitaw to ikaw ra mo sa ikaw ra pila na surprise at dili jani mo suskin sa asa na quality control ning dika kay mo kinsa isa gulang tubig asa iwang isa gulang tubig. So, more collective mo, no? Kanang collection na gitawag ni Jao, ang communal dairying is a challenge that we need to kanang teach our PO at farmer nga muada and for us also sa gobyerno to be able to learn kay bisan kami, di pa kami kamao anak ha? Procedure, bro, di ko paan mo kung asa na may nangitag na po sa mong lugar nga at ang nagsagot. Ay, ako kasi mong voluntar, ngayon ang painting pa rin sa tamne. Hindi yan ay ana. Whereas kung individual, kung ako'y 200, ako lang nang tamna, 200, usara ko'y ako ang nga. Ginagmay, kung risk committee, usara ko'y akong gabaw. But, kung mag-collect, mag-community, communal farming ta, gawas na ma-assure na to na dagkana na to ma-produce ng milk. More importantly, ang quality sa gatas na ma-produce. Tungkol sa ang management, usara, ang nag-training na to, usay itong training mo, usara nag-grupo itong training mo. So, mo siguro na, no? So, we are very excited din sa Dairy Confederation to learn more from them kay na sila experience sa nila. Okay, yes. Ito lang lang ako sa kwan ni Dr. Abing, no? Ang Dairy Con,
actually, ang isa sa mga topics niya is on food safety. Okay. No? Bottom line, si Nestorian ni Dr. Rabi, is ang food safety. Okay? Kuhan ba niya siya? Pagkaulo niya siya. No? So, tinan lang na safe ang uglibyo, ang pagkaulo o ang gatas na mga problema sa consumers. Okay. No? Ang kinis sa communal farming, actually, yung ginagawa sa Department of Agriculture through sa PCC and NDA and PAI, is naani siya yung component on capacitation sa mga farmers. Wherein, ang katong iskot ni Dr. Rabin, ganaan siya yung mga trainings. No? Not only sa pagbuhi, sa feeding, sa ilang health aspeto, kundi pati ang pag pag-process or pag-annam sa produkto na may mong safe pag-abot dito sa mga consumers. Ako lang i-emphasize ang katong nice food nito para niya. Pag 21st na niya siya, pero karoon lang din niya nahimot rin sa Bohol. Pero ayaw ka ko, Doktora, kay napagyan po yung first, 21st. No? First, so after 2 decades, the first Dairy Congress, will be held here in Bohol, you know? Yes. And with this will be with a big bang, no? Kaya, ngayon big bang, kaya natin na kong project na mabutay, no? I'm glad na nais ko din pa maraming ganina na Mexico naging magigal na ito ang mga bata, no? Kaya, antod katong mga liaging tulong kasi mana or bago sa kabulan na karoon, ang naibawaan sa talan is Ikatres Brazil, but the Department of Agriculture and the BAI and the NDA were able to identify a source sa Mexico na ang iyahang OIA status is pareho dali sa Pilipinas. No? At this point, gusto po na ako hatagan ng information ng tanan na ang giring sa Dairy Congress of the Philippines, dili na niya nag-focus on cattle and caravel. Sa goats po siya. No? In fact, ginatagan na po niya siya ang kakupon na pangandam sa NDA o sa BAI na ay mga programs at schedule po sa mga wabutay mga imported na mga ayon na handling ng mga dairy. But as what Dr. Bing has mentioned early on, kakini siya dili siya mag-o sa individual farmers. Kundi sa communal farming system gihapon, nag-ibamugna ni Secretary Manny Pinyon. No? So, all of this, no? The Dairy Confederation of the Philippines, the province of Bohol, the Department of Agriculture, and the attached agencies sa Department of Agriculture, nag-adhere dito sa programa ni Presidente na to provide affordable and available and affordable food for the Filipino. So, kana, mawari yung pinaka-tema na para sa tanan na morning at tanan na ahensya, including ang katong ginatawag natong Dokorabi na friendly LGUs, no? Morning and Bohol. The industry was really very appreciative atong challenge na gihatag ni Secretary sa province of Bohol, i-accept yun. No? So, ganyan pa may masitapot na rin na mga maihon na regarding sa pag-gatas na industriya. Okay. Kailin ko, looking back at pinaka-years ka itong hair program, Dr. B. At itong katag-i-pag-raise ka, baka, ano, no? Anak ni Kapaw din eh, Kapaw. Mostly Kapaw. Kaya unsa magyud ang kwa ato na pwi na pwi dairy ato wala unsa magyud ato wala actually itong atong paglong sa ato ang Let's Help All program or like livelihood enhancement towards sustainability paradigm for Bohol ato siya human environment paradigm for Bohol ang intention yun ato was to provide draft animals ito siya draft and breeder kind poverty alleviation na to siya nga program at the same time livelihood. So, at itong panahon na, kitaan yun na to, based sa kahimok na to, for a scoping na activity na itanaw sa inip yun sa kabarangayan, kulang yun kaayo o draft animals sa mga tao.
considering that mayra na itong mga tsunta. Pero tungod kay ang hayop manggod, gawas nga, lagi na ni Kalbaw, no? Gawas nga, magamit din mo siya o daro, o manganak siya, anak, imo pang mabaligyan, no? O maka, ang ginahanggani, kung tigulan na, mapulihan mo siya mong anak. Kung magdaro ka sa imong kabaw, malibre ka sa imong kadalaw mo panginahanglan. Kaya ang bayad, bayad, for example, na kay kabaw niya, na imong hire ni mo, farmer o kabaw kay 300, diyan ang sa una. So kadalaw na, na kay 300. Kung kasual-kasual ang po nga rate, nara ka sa inyo, ang doo, aram-aram ba yung nainit lang? Pero at least ba na atyo kayo klaro na may income. So kung naa kay yuta, dyan kung kay kapaw, ito mayroon po kagagi. Kung naa kay kapaw, dahan ang nagtatanong. So makasave ka sa imuhang bayronong sa draft. Kung nani ato nga programa ha, ang tayi, amo kung niyang ipahimpos no, kay arunin mo kong fertilizer. Niyang gikan sa tayi, pag-monitor na mo, dahan na nanonong vegetable, kaya naamang po siya yung tayi niya ika-fertilize. So dahan siya kayo ang mga economic benefits gikan lang sa kabaw. But ang iyan yung pinaka-intention at the time was kato yung pagsulbar, paghatag niya o opportunity nga wala ko ang iyan agi sa iyang trabaho through draft animals. Draft and breeder yun ang intention. Mangutong na pagbigit sa mga panahon na ni isautaan niya ang doong program na nasundan ta sa dairy program, kasagaran galing nung daghan sa mga participante na to sa association, mga members sa Let's Help Bohol program. Nakadawat sila kabaw sa Let's Help Bohol once before ilang gigamit for draft na sige na magpanganak. Kung karoon, hinahinay na sila ang transport to delivery. So di pa kami kay paminawal nga program nga nagsugod ni anam-anam siya o legal niya, ni-transform siya into enterprise. Kaya sa una yun, ang ato tungtong mong mas production naman yung guto. Production niya. Pag paradigm shift na to for livelihood and enterprise, di anan ito mao ang bagong mauna ngayon dito ang tanga. Emerging industry pa yun ang mili. So siya kapag opportunity. So mo rin may gala, no? Bagong option, bagong opportunity para na itong tanan. Nga ito rin, tingali, dili kayo diri kani mga lulu, similarap, yung medyo tayo kapatagdag o para sapsapon, no? Ang katong mga lugar may nagko kayo mga bakante pa. We're talking about kung lugar dito na bitas, Alicia, kanang ubay talibon, o diri kayo sa pabini, no? Mga kapihay, nagko kayo ng mga lugar diyan. So, mas payo, matapok na daan, tanan. Para po tingali sa mga kanyang mga lulul, kung nga mo ikaw galingon, o nampi ikaw galingon consumption kita na tos gatas, pwede po na umay at tungingon, or may mo po no, kanang dilit ni nga nga visible sa communal farm ng inyo, is pwede po ikaw galingon, o niya, ipacheck lang po sa automatic patient sa umadaan, o yun, kay upanalitan na umadaan, upanalitan pagkakuha mo ng Irolando, bisa pag nakay dusi ka dito ka lao no sa usa ka buhok imagine ni mo na 50 times dusi 600 per day isa mo mata ni wala ang imong magtanong ka di mo po ni mo alimahan ni napir kay usahay mo mo ganin na ito gingon o kating murang kuling bugang siya o galing kuhaan ni mo karon bihaan ni mo sulod si mana natapon so wala na dili ni mo kinanglan nga tipanon ganyan doon niya. Sige, hanggang niyong pasap-sap, ayaw lang niyong aktipan ng iyong hayo, tagaan mo yung nunod sakto, kunya na kay sakto nga silunganan, pasin raw, maupo na yung makakuhan, mga din na ka magsigig kayo, hanggang ka na magsigig, mali, maupo na yung makalangan yun sa trabaho. Mas mayo na natas at mong silong, kaya aron imo na ang daman, sa iyo na lang kayo. Yan, may po pati nga rin yung tumit na na iyo, ano sa ihan po nga ko, ano? Para tignan yun. Actually, ang ato kita tawag yun ang mga higala is dili na kay dairy. In fact, nakupod kayo ang negosyo ng paghatag o karne, no? And there is Bohol dili. Mas known ang Bohol o kining manok o kuan kina baboy, no? And this time, ito na open na as an opportunity na naanin po yung pwede niya ay nakalami ang pag-anin kay kining kadagahan sa itong Irolando, mabot magaling. Posible na gamon po na mag-upgrade sa itong local na stocks dere o ma-upgrade na itong local stocks. Di, what we're not looking at tulong kalitro karadlaw, mas taghan pa na kayo na may masagol nga kung mamaayong man ang matang iyang klase kita. So, one of these, ito kita naman dito kung kita naman ang kapagulanon at itong katabangan na marang-arang ang ilang kayinta. And that's why, salamat sa Confederation, no? Kaya naasila dere. Kunya para sa ilang convention, para sa mga gulanon nga napay duda o nga nuhuna pag-unsaon yun,
tingali mas maayo ang mutang bones convention, but then how do we get in? Saan man sa usaka ordinary yung bulanong yung magkasood sa convention sa National Daily, National, sa Daily Congress? Registration. So, para maka-attenta sa 2 days na plenary session and then 1 day na farm visit, you can register kahit walk-in lang para sa itong brothers and sisters na Boholanon dito sa Bohol Convention Center. 2,500 po ang registration fee with meals na po yan during sa convention. So, usa like usak one time payment eh, 2,500 and naka-finalist tanan tours para sa visit. Hindi pa po kasali yung farm visit. Okay. Optional lang po siya for the day trip. Okay. So, 2,500 niya, kung panalitan, kaya yun. Hindi rin po kaya sa organization, pwede usan, no? Kung niya, ore mo, re-echo, yes, Toki? For the province of Bohol, no, na, di ba, kahit ba ni Governor Anini, kay sa Gimuna, November, pa kanina yung istoryahan, doon na tayo slot, no, nga, andang para sa ato ang mga isong kulano, nga, into daily production. Okay. The daily production. Nani mga nag-invite niyo mga leaders sa ato ang mga kapulungan ang interested or naana into na sa daily. So naa tayo mga almost 100 participants to join the congress na provide niyo meals na si Bahrain and tadi pa yung happy may kaya accommodate rano ni Alaura ang taga sige din na lang mo-register kay sa mga primary level, pero ka mo rin bahala sa inyong kaon. O na nga, katong naharista, na mabuta na dyan, ba dyan ako mga buko nga, anong mapanday baga, anong mapanday kit. Ay katong ilang kit o ilang t-shirt, takip to sa inyong registration. For non-registration, yung di-allow nila to join the affair, day one ramang ganyan may mga intra, na nine meals na di-provide ang provincial government of Bohol. But as I learned sa Confederation, na dahil ba to sir, ang di-propose ni nga, i-open ang expo for walk-in. Pero nalang schedule. Nani sa last day, niyang yung may nga, pwede ba open house sa last day? Before sila manghipos, anang sa palis, pwede ba pasundan na mo, even students, to encourage them nga, there is money in dairy. O, exciting man dairy in dairy. Hindi man dairy na yung nga, kung ang dairy ka, mura dyan ang tagamukin, huwag naman kayo. Anang kita nila sa mga, ato mga farmer, mga dairy operators na to, mga guwapo mo, yung mga dato dyan, kaya mga dato lang yun yung dairy. So, mananawang bitaw, tinignood din ako ha, pwede ta mo tanaw, na aray i-allow na mo nga pipilang katao nga makasol while ongoing ang Congress, kaya isul mong po, nagkang dyan mo, tama na mga disturbo man. So, doon lang sa area, kaya manangin sa sekretaryan, i-anam-anam lang kung nagpasol, asa di lang po makadisturbo, makikita sila. Then, kung interested na sila yung something na interesado sila, naman po'y mga number, naman po'y magbantay sa matagbo, pwede na lang sila mo individual ang contact for details mo silang nila interesadohan. Okay. So, muna may nga lang. To give us a better idea, kung sa yun ang itong optional, like for example, sa Bohol, no? Sa country ba ang, which province ba ang number one yun yung producer o kanang katong daily? Well, sa pagkakaroon, ang identified yun na tako ay production, no? This is for the dairy cattle. It's in Batangas. And that's in Luzon. Ang sa Visayas is ang central Cebu. Central Visayas. And then, ang there is Mindanao is ang northern of ang southern Mindanao. Okay. So, ang sa Carabao, ang pinakadako na murag matawag na itong compact area nila is in Region 3. Okay naman dito ang Philippine Carabao Center, dito po sila nagsugod. Although, ang PCC karon halos sa katibukan sa Pilipinas na nanailang presence. Nasa nila yung mga itawag ng mga PCC centers. No, like one in Bukidnon, one here in Nasa Ubay, no, nata sa Kabakan, sa Visayas, sa Luzon,
sa Luzon na po na ilang presence dito. No, and then, ang Philippine Caramel Center mo, hindi tayo nung mag-AI sila kalabaw. Pati, kaya ang ilang mga AI technicians, like the other AI technicians, kinakary po nila ang similya sa kabaw, carry sa similya sa background. Oo. So, kung sa'yo, available sa'yo mo, kung dati baka, di ba, katuloy ko. It's part sa program sa upgrading, no? From a mid-type or slumber type ng hayop, paingon sa dairy. Okay? Wala ito, yun lang ito yung topic. At tanan kini matuwa mo yun sa dairy, ang income daily. No? Kaya, kung na kayo katasan ng hayop, o sa mga eskwela ang iyong anak o paingon sa eskwelahan, makainom siya gatas, himsog kayo siya. No? So, kini nga ito mga bata karon or kaya mga generations kasunog sa tuwa, makanya ito mga future leaders. No? So, kaya na naman provide din natin sila o kompleto ng pagkaon. No? Kaya parang ilang mental development ay maayong ayaw. No? And at all, ano may gala na itong Provincial Nutrition Council kung nagyabagan is sa Philippine Caramel Center ano yung itong available na gata sa eskwilahan, no? Na tayo kining murag bars without candy bars na nasa tumayos ko lahat. Milk bars. Yawat na lang po din, magkagpuno-puno sa itong panginahanglan sa nutrition sa mga bata. Mas maayag yun ang dihimsog ng mga bata aron na uptake a skill niya. Pagkaw na mo nagtanong po niya, magdiri-inigad ako. Actually, yes. Ang gata sa eskwilahan para sa kabataan, dako kayo o tabang ang probinsya niya na, no? Kaya ang mga freezers na ibutang sa mga eskwelahan gikan sa provincial government fund, no? Si governor may hatalilo pondo ni anak makapamalita o mga freezers na ibutang na to sa mga eskwelahan na dagko-dagko niya interesado nga kumbaga timing po kay kampanya ba yakaroon sa DepEd nga zero kanang junk food ang eskwelahan. So instead nga makaliza sila ordinaryo nga SPP o mga go, so naa nga to ang mga freshmen dito. Subo ang gata sa Kabaw o gata sa Bangka ang kasulod sa atong tanagitawag na itong freezer ang gihatan sa province sa mga eskwelahan. Ang 14 na ka-school ang ato ang gitabangan niini. Okay. Kwan, looking forward kita, like, murag ang plano sa DA, maghagpong sila dito o mga 5,000 heads patingal ito, o ako masayo, no? Ang production, ano asa man na ito ihagbong na nga ito when we have this number yan, makuha na ito sa isang butang lang na ito natay minimum of 10 liters per day gindaanin kanausa. Sa plano sa gobyerno ni Ine, katong gihingon ni Sir Kagayna, sa itong matong partner sir, ACBI. Sila ang private na ma-operate sa dairy farm. So ang actually, ang mabot din sa ito ng mga Gerolando, ang importation will be shouldered by the SDI. So private ang mo purchase na ini mga animala. Kunya din nila buyon sa tua. So the national government will provide an environmental friendly na opportunity po sa private ko na mag-provide nila og lot na dito ibutang ang ato ang ilahan, okay. Mga bangka. So once magsukod na ni self-produce, maghino po sila ng kaugalingong processing facility. So ang opportunity for Bohol is kung naay mga hayop din hindi nagdaghan, mag-hire na sila o mga workers sa farm. Kanya, ingon na dyan si Secretary ha. Siya mo na mismo, kung ingon dyan ko na siya, confirm dyan ko na siya nabuutan o kugihan ang mga bulano. Kaya ikaw ko nung tarang helper sa mga kapatas, ang mga bulano, pwede dyan ko nung buutan naman. Magsigibit-bit ko nung ba? Magsigibit-bit ko nung ba? Private ang mo-operate, but ang mga workers pag-aato niya sa processing plant po, na po yung mga tao. And then, ang mga anak, ano yung maong nahayupa, kay kuwanan sa buntis, manitaan na rin kung din sa ito, kanang mauna siya ang i-hatago niya, i-distribute sa itong patungkitawag kong communal farm. So, mauna nga, amo na karoon i-preparahan, ipangandaman sa provincial government na maandang na nato ang mga dairy zones, o niya katong mga associations,
ato na ma-identify niya kato yung iyong dito na pagbaka na ito na technically capacitated sila how to do dairying. So together with the Philippine Carabao Center o ang mga local government units na identify na dairy zone, naghimong tangkaroon, nagsugod na o himo ng ito o ganang long-term or long-term training ba kung sa una pa sa crops na nga nanahita mo, karoon na naging anak sa livestock. So ang training, on-farm training dito sa area, unya ang mga matrain na nagkumatagaan sila assistance. So ang qualification sa inakitrain na asin, pagaling mo mga hayop niya, nagkuman, provide na ito itong mga gamit. Aroon na nagkuman siya ang training kung kukul siya ito new production. So mo na siya, gi-wara na siya, gi-maragi cluster na ito pag identify ang mga areas niya. Later on, kato sila, mo na kato sila, maragi ko sa ilang mga kagrupo sa ilang lugar. So more na yung mga initial mga preparation na ito sa pag-guano niya, sa implement niya sa communal farming. So, murag animal dispersal, murag halos pareha sa ato sa unda, no? Yes. Kung niya huwag kanil maganda ti, huwag mo matiman kita, huwag niya mag-anak na maganda ti, yes, sa community na, sa communal farm. Sa community na, o. Oh. Mm-hmm. Oh, pero kini si Jalili, ginagmaya yung i-disperse, kaya kumumat, communal man. So, nani mo siya mga 200 to 240 per communal farms. So, ang communal farm, kung maka, mas niya, juta na siya katamnan, murag dili pud na lang, no, ubay-ubay yun ang kitaon sa communal farm. Kaya ang ilang produce, doon na tayo na agreement na na ang katong private farm na nag-operate, ilang palit to. Even katong sa mga discussion at higher rate ang ilang palit sa gatas. So hopefully, makaabutan at ang point na makaparticipate yun ta. Kaya kung di po ma-ready na itong mga farmer, ang sa ako may nangyayon, mo gawas ko yung Agency-Bohol, no? Kaya dakang di akong probinsya nga interesado to do the rigging. So mauna nga, with this opportunity nga makatid sila, mahagit sila, nga ma-encourage sa paningkamot yun ta na makaparticipate kay. Mauna ito sa gingon ni Sir, no? Sa ito, sa dairy ang kita ay daily. Sa dairy ang kita ay daily. So, what if na-investor po sa Bohol ng mga kita na pwede siya o maghimo o similar sa communal farm pero yung mga tao ang iyang gastuhan o niya magbaligyan sa siya tungkol at pipasibol? Posible ba na? May investor na liba. Ako dahil yung saka investor na panalitan doon ay set up ng mga communal farm pero iyang gastuhan ay like siya po'y magsuwito sa mga tao ng works of farm for his squad kita, para negosyo ko dyan niya, iyang ibalik niya niya po sa private investor. Pero instead, kumbinan siya, mas maayaw ko rin yung siluan niya, maliit naman yung makaroon na yun, matabang ni mo na agad yung problema po. Pasabot ni mo nga ang katong private individual, siya mo palit sa baka? Hindi, ang dispersal, ito niya, pero itis na kumbinan, marang kumbinan ang concept. Well, actually, ang program sa DA, it should be community sa farmers in siya, no? Sa farmers so, DA, para ang ownership magod is sa mga hayop is nasa katong PO, no? So, People's Organization. Ang reason nga nung gibugna ni siya na sistema is napansin nato nga katong dispersal before nga individual siya. Kapila ni kinabalik-balik din ni Kwane Secretary. Experience na itong governor pa siya. No? Nga, ang death certificate sa mga baka or sa mga kabo o sa mga kandi nga disperse sa local na panggobyerno, usa lang ang date sa death certificate nila. Kada disperas. Or tigbayan tuition. Or doon lang enrollment. No? Or tigbayan tuition. So, lukoy kayo ang bitin. Kaya papasangin lang ang ipaat sa bitin. So, di po, ang ownership pa nun, ihatag mo nun yung individual farmer. Ito ang farmer na iyahan na to. So, bisag ko siya, hindi mo ko dito sa hayo. Mahimot niya. Although, natin yung mga technicians na nag-monitor ang anak. But the technicians are not enough. Okay, pati ka tapos sa lugar, taga ng hayop na disperse, so di rin sila mo mag individual. At like, kung communal siya, kamutanan ng tag-iyaan at napulo mo sa organization na napulo mo ang tag-iyaan. So, naiusaan na kung mo-design, kung mo-balik yan, di rin siya matugutan. Kaya siya, mumapag mo dito, o mumpugod siya, so bagay na rin. So, so kana ang pagod, at the same time,
of course, ang entrepreneurship aspeto, ma-develop siya diha. And that enterprise, through a communal farming system, ma-pass on siya to the next generation. Okay. And then, ang katong mga communities po, or mga POs, na doon aning gipilot nato, makita nila na successful ni siya, dali na kaayo ang pagsundong kailaras na sa doon. So, yan ang sistema nga pa, di ba? Well, katay mo pumunta na kanina, that remains to be seen, but as of now, hindi na ma-defeat ang purpose ng purpose nato. And actually, katong imong individual na private individual na gasunti kanina, pwede siya mo join ganyan sa dairy industry. Not necessarily ganyan na mabuhit at hayop para mag-belong sa dairy industry. So, wala sa istorya kanina ni Doping at kini-experience ko niya sa kadaghanan. Tungkol kay limited lang ng atong land, no? Dili ka makapadagan sa mga hayop. So, the only way na makapadagan ka sa mga hayop is to buy pagkaon gikan sa gawas. Mamalit ka o katong mga young corn, imo ni mong silage, o mamalit ka o katong mga napier, imo ni mong silage para masak ni mo sa farm. So, maybe that private individual na nasa yung mga tao, pwede na ito siya encourage, no? Na magtanong siya ang corn. And then, balitong itong iyahang silage. Tudluan po siya ang proseso, paano mag-silage. Para ang katong communal farm, o asa na ang mga hayo, pumfocus na lang siya sa pag-alaga sa iyang hayo sa sulod, ang pagka-aungi ka sa supply. So, kini siya daghan ang makinabang. Daghan ang makinabang. Dili lang yung may tumod na sa sulod sa farm sila ang makinabang, kung ito mga tao sa palibot. In fact, sa survey, I consider ang mga neighboring towns, no? Neighboring towns sa Ubay. Sa mga neighboring towns na Alicia, Mabini, San Miguel. And I think they were able to identify around mga 1,800 hectares na pwede matanggal. No? You can just imagine ang potential na mapalagay na itong hayop because we have 1,800 hectares. So, pagkakaroon ng initial survey na ito siya sa mga neighboring towns. And of course, that will also generate employment sa mga palibot. Palibot. Patalong. So, dili, ang katong farmer po, kay, basi dili po siya alam na mag-alaga ang hayop or dili inalina mag-alaga ang hayop, pero patanunin mo siya corn, patanunin mo siya kasaba, eh, maayo kayo siya dito, di? Bakit ang iyang linya? Okay, Mr. Kayo. Anyway, di mo ko pasayang yun. Pero ka ng corn nga, itong pati-tanong, di mo necessary nga i-harvest yun, no? Certain age na harvest mo na siya. Hindi siya pabungahon. Hindi, pabungahon. Kaya pabungahon sa lahi. Pabungahon siya, between 75 to 80 days. Depende sa rainfall. Depende sa rainfall. But ang moisture magun actually dito sa grains niya, pati ginabasihan. Okay, dili mo po pwede nga puro green lang siya. Kinala na itong yapon ng grains. Katong yan ang Litsok. Litsok. Okay, mamatay mata sa putina yun. Mamatay mata sa putina. So, ang para na, ang imuhang evaluation na or assessment mo is half percent antok sa iyahang butil actually. Half percent, 50% ato should be na pa siya yung gamay ng gatas ng katong 50% is gahit na siya. So, okay. Mamatay mong basihan, pwede na siya i-harvest. Okay. So, murag ba patilaog ng po gamay, no? So, but anyway, you're looking. Before mo muna siya may mong anak doon. So, kala siya wala kawat. Wala kawat. Paano ko na siya wala kawat? Di na ko ang problema niya. Di ko tingali kayo problema o kinangilang kusul ko. Ano? By the way, ang opportunity kong trabaho na kailangan mag-inanawa kay Lilik kay Kanarang maghayupa ko yung pambuhit na kaya ng mga farmers ordinaryo lang nga. Pwede magbuhi, magtanong, bisa magtanong ka o mentir, no? Yes. Kunya, kanantaran nga masamsal na ningay. Kani pong mga magkahamurabili po kayo tingnan ni pilihan, no? So, ang ato lang yun is, dadaghan na yung ipasamsal, mas daghan po ng gata. So, muna yung itong itanaw nga, kana may absunan. But anyway, may nga na. What you feel is what you can. hulot lang yun itong oras. Naralang tayo. Awa na, napas na kanita, no? So, tingali, final invitation na lang para sa itong mga kaigsunan, kaya naminaw ron, kitsa yung ganahan, kaya mo invite nila.
Yes, sir. Sa pagkausap, giimbitahan na ron ang tanang Boholanos, ugang kini mga nasa neighboring provinces sa Bohol to attend the 21st National Dairy Congress with the theme of moving towards milk sufficiency. No? So, daghang activities sa sulod sa duha ka adlaw, daghang mga topics no, ma-discuss which is very relevant to dairy farming. Atong mga speakers for the topics nga i-discuss are well known sa dairy industry. People from the academe, people from the dairy industry itself, the mga practitioners good, the mga technical persons, and then of course, this will be the first congress na, if not the first siguro mga, na naagin tayo mahimong resolution, no? Na atong nabanggit na ako kanina sa overview, na naan siya legislative, no? Legislative na parte. Ang magkinanglano na ito ng support agikan sa gobyerno na ito, no? Dapat mapaagi sa paglabi na ito sa mga ito, mga senators at mga congressmen kaya para maproteksyon na ng atong industriya. So, katulang, kita-kita ta sa May 23 to 25 sa Bohol Cultural Center. I-take na ko opportunity, no, magpasalamat sa province of Bohol, especially kay Governor Edgar Chato o sa ato ang guwapang provincial veterinarian, si Dr. Ding Lapis. O sa mga tanan na nagtabang, na mabugna ning maong dairy congress, ang atuang Tagbilaran City local government unit through sa kay Mayor Mayor Baba. So, katulang, may hapon sa tanan. At yun at may ingalan, natapusan ng segment sa itong kapihan sa Pihahiro Maguna sa ngayon sa itong mga kaubanan sa Philippine Information Agency, si L.B. Mongosya, sa Eric Batista, si Jun Calonde, sa ngayon po sa itong resource persons karon, si Sir Toto Albano, si Ma'am Ninia Casimio, o si Dr. Ding Lapis. Once again, kinisirin ang tunisyo pag-iol ka ninyo. Kita-kita ta, Marso, Mayo 23, ang ato sa 25, ato sa Bohol Cultural Center. Aron ato himawaan, o ato tukiyon yung kutsay, mahimo na ito, makuha na ito ang itong National Dairy Congress and Expo. Unia basin makatabang din sa itong pag-astad niya sa Carizon. Once again, kinisirin, tumitsyo may ingin nyo, dahil salamat, may hapon na itong tanan.